Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo, ka-coffee. Uy, anong nangyari dito, ka-coffee? Parang iniwan sa ere itong si Pastor Apollo Kibuloy ng kanyang mga kaalyado. Kaibigan na ba talaga? Kasi bibihira natin marinig itong si Digong na nagsasalita no, para pagpakita ng suporta dito sa kanyang kaibigan na si Pastor Apollo Kibuloy. Number 2 naman ang naitulong sa kanya para maging presidente siya. Dahil may pwersa din itong si Kibuloy, eh, no? Mga butante din eh. Malaki din yung naitulong yan sa halalan. Ganoon din po itong si Harry Roque. Kasi si Harry Roque, di ba? Kilala naman natin siya na international expert ito pagdating sa mga usaping legal, no? International legal expert itong si Harry Roque. Pero parang hindi niya pinagtatanggol itong si Pastor Apollo Kibuloy. Hoy, ano nangyari dyan, ka-coffee? Dahil natatakot na baka madawit sila dito dahil medyo negatibo na ang dating dito ni Pastor Apollo Kibuloy. Eh. Hindi lang sa international stage, kundi maging dito sa Senado at sa House of Representatives. So medyo nagko-control ha, medyo kumakambyo-kambyo bahagya dito itong kampo ni Digong at ito ni Harry Roque. At yung iba po nila mga kaibigan, ka-coffee. Kasi kung titinan mo, halimbawa ito si Harry Roque, di ba? Binabayaran niya ng, ng SMNA eh. Kumbaga, ang tagal niya rin dyan sa SMNA eh. Wala ka nilang kinita niya dyan eh. Kasi ano ba naman yung isang statement na magpapakita ng suporta dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Buti pa itong si Robin Padilla. Kung napakinggan ninyo ka-coffee yung naging pagdinig dyan sa Senado, eh, nagsalita itong si Robin Padilla. At medyo nagsabi ito ng mga positive words, no, kind words, pabor dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon niya, alam, kinikwento niya, sa tinagal-tagal daw nilang magkaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy, abay hindi daw siya hinihian ng kahit na 5, no? Kahit na ano pong salapi, nung nagsabi siya na tatakbo ito, eh, never daw siyang hinihian. Siyempre, artista siya. Hindi talaga siya hinihian dyan, ka-copy. Pero yan, siguro, na-test na ni Kibuloy yan. Siguro tunay niyang kaibigan itong si Robin Padilla dahil ipinagtanggol siya dyan sa Senado. Pero yung iba na mga dikit sa kanya, malapit sa kanya, abay dead ma, di ba? Ano naman yung isang statement? Supportahan niya naman yung inyong kaibigan. Pero syempre, umiiwas-iwas na yan. Kasi may kanya-kanya yung silang kinakaharap na problema dito. Kasi si... Uy, ang ingay, ano si... Si Digong, syempre, hinaharap niya yung problema dito sa International Criminal Court. Kasi syempre, hindi naman pwede maging kampante yan. Si Harry Roque, siguro busy sa kanyang mga kanegosyohan dahil marami ang negosyo. Kaya siguro hindi nakakapag-alabas ng statement. Pero araw-araw halos nag-vlog eh. Kasi sino ba naman yung mag-alat ka ng isang episode no, para ipagtanggol itong si Kibuloy. At kung natatandaan ninyo, itong si Kibuloy, ka-coffee, yung kasong isinampan sa kanya, eh panahon pa ni Digong yan. Ang problema ngayon, ang sisi na pupunta kay Pangulong Bongbong Marcos na malinaw naman na walang kinalaman si PBBM dyan. Anong kaugnayan ni PBBM dyan? Ang bintang niya kasi nakipagsabuatan daw yan. Anyway, sige. Natanggap na raw po ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan nakikita niyo sa inyong screen, no? Natanggap na raw po ni Kibuloy itong Senate subpoena o yung subpoena po na inilabas ng Senado. Abay, nakuha na po yan. Natanggap na ng kanilang kampo. Ano ibig sabihin niyan? Attend o hindi? Malinaw naman ka-coffee na hindi attend. Sinabi na ni Kibuloy yan, no? Hindi siya dagano. Ingay ni siya. Hindi siya dagano ka-coffee sa pagdinig na gagawin ng Senado at ng House of Representatives dahil nga merong bantayan sa kanyang buhay. So, sinong dadalo dyan? Inaasahan natin dyan, syempre, mga legal representatives niya, dadalo yan, pero hindi papayag itong Senado eh. Gusto ng Senado, personally ha, o physically umattend dyan si Kibuloy. At kung hindi, March 5 yan, ka-coffee. Mark the date, Marso 5, magagalap itong pagdinig ng Senado. At kung hindi ito dumalo, abay, isa-cite in contempt at aarestuhin itong si Kibuloy. Tingnan natin kung sino ang mas matigas dito. Kasi nauna nang sinabi ni Kibuloy na magtatago siya eh, dahil may banta sa kanyang buhay. No? Anyway, tingnan natin. Sa balita ng GMA News Online, natanggap na raw po ni Kibuloy itong sumpina na inilabas po ng Senado laban sa kanya. Formally received ito ha. Pero syempre, bago pa man matanggap nila formally yan, kalibat ka na yung balita. So, na-heads up na yan. Nasabihan na po yan in advance. A photo shared with reporters by the Office of the Senator Risa Ontiveros ngayong araw lang po, ngayong Biyernes, showed the subpoena was officially received by Kingdom of Jesus Christ Council si Attorney Marie D. Natolentino nitong Webes. Kahapon po nila natanggap
February 22, 2024, sa ganap po na alauna imedya po ng hapon. So may panahon pa para maghanda, may panahon pa para i-ready itong mga responses nila sa mga bintang o sa mga aligasyon ng mga witness against Pastor Apollo Quiboloy. 23 pa lang ngayon, so 24, 25, 26, 27, 28, 29, and then plus 5, 11 days pa ka-coffee. Meron pa po silang 11 days para paghandaan itong kanilang mga argumento, paano nila ika-counter-attack itong mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Quiboloy. The subpoena at testify kandung was prepared on February 14, kasi pangalawang subpoena na ito, no? Kasi February 6 yung unang pesya, yung unang date. At ito po ay nilagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri, na late nga lang ka-coffee. February 19 yung nilagdaan yan, sabi ni Ontiveros. Ito pong subpoena ay inisyo kay Quiboloy dahil po sa kanyang hindi pagdalo sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, and Family Relations, at ganoon din po ng Gender Equality, which is probing the alleged abuses being linked to Kingdom of Jesus Christ. Sinabi na po ni Quiboloy na he would not submit himself to the Senate inquiry and would only face the allegations against him before the court. Ayan, magmatigas siya dito ka-coffee. Ang naninindigan talaga siya dyan eh. Hindi ako dadalo dyan. Sampahan niyo ako ng kaso sa korte at dyan haharapin ko kayo. Pero kahit sa korte ka-coffee, hindi dadalo yan. Siyempre, kung ang kanyang claims, may banta sa kanyang buhay, kahit sa korte yan, hindi, baka representative lang din ang padaluhin niya dyan sa mga pagdinig na yan. So tingnan lang natin ka-coffee kung sino ang mas matigas, kung sino ang mas matibay dito sa kampo ng Senado laban sa kampo ni Quiboloy. And isa pa, no, kampo ng House of Representatives, dahil may subpoena din po ito laban kay Quiboloy. Ito na yung pagkakataon eh. Ito na yung time na dapat ipagtanggol siya dito ni Harry Roque, kasi mahusay ito eh. Mahusay na abogado. No doubt naman dyan ka-coffee, yun na lang, nagiging source minsan ng Marites. So saan tulungan niya? Kasi kumita din naman siya sa SMNI eh. Matagal siya dyan eh. Malakas magpasahod itong SMNI eh. Pero ayun niya, si Jason sa, di ba? Isang buwan na sahod, 1 million. No, saan ka pa? Ano pa yung ibang mga anchors dyan ka-coffee? Eh, malaki ang sahod dyan. Million-million din po. So, nagantihan nyo naman yung kabaitan sa inyo ni Pastor Apollo Quiboloy. Ipagtanggol nyo naman. Kasi parang tahimik kayo ngayon sa issue eh. Ano ba? Dahil dihado at ayaw nyong madawit ang inyong pangalan, yan ay hindi malinaw, no? Pero tulungan nyo naman yung kaibigan ninyo. Parang iniwan ninyo sa ere eh. And even the former president, no, si Duterte himself, eh, abay tahimik din dito sa usapin na ito. Sana ma-mention din nila yan kasi may prayer rally sila dyan sa 25, no, dyan sa Cebu. Eh, sana ma-mention din nila. Ipagdasal din po nila itong si Quiboloy para malampasan ito ang mga pagsubok na kinakaharap niya. Kung kaibigan talaga nila, no, baka isama nila yan sa agenda nila dyan sa prayer rally nila. AKA, baka kasi maging murahan ang labas nito eh, dito sa prayer rally nila dyan sa Cebu City, no, sa 25 na po yan. Okay, ano sa inyo dyan, ka-coffee? Kumusta, 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 kumusta? Good morning, good morning, good morning sa mga ka-coffee natin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig? Uy, happy, happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Kumusta po kayo, ka-coffee? Ayan, kuha na lang inyong kape. Ako'y nag-chat-chat muna ngayon dahil sumasakit ang ating chan. Nakailang kape na tayo. Good morning sa inyo, sa mga kapapasok lang. May bakas pa rin po sa mukha natin dahil nagpatanggap tayo ng mga kulugo. Ng mga warts sa mukha, yan, may mga peklat pa pong mga naiwan dyan. Anyway, oy, bago first honor natin ngayon ha. Bago ha. Na-miss kita ha, Lynn Bingkado. Matagal-tagal kang hindi ulit nakapanood sa ating live stream. Happy viewing po sa inyo. Si Ma'am Cecilia Peña, magandang gabi po sa ating lahat. Hello po sa inyo, Ma'am Cecilia. Good morning, good morning, good morning. Sa mga kapapasok lang sa atin, magandang gabi po kung nasa Pilipinas po kayo. Happy viewing po sa inyo. Oy, maraming salamat po ha kay Ma'am Sterling Candela Sanding. Thank you, Ma'am, sa iyong pastor. Yan, nag-send sa atin ng star dyan sa Facebook. Thank you, Ma'am. Baka madawit sila kaya tahimik, sabi ni Rhea Muon. Exactly. Nadali mo, Ma'am. Yan talagang dahilan dyan. Siyempre, cambio-cambio dahil negatibo ang dating ka ni Quiboloy eh. Ayaw nilang mabahiran sila. Ayaw madumihan. Ayaw nilang madamay. Kaya tahimik lang sila. Pero pinakinabangan nyo rin yan. Nung election, pinakinabangan nyo yan, ka-copy. Hindi nyo pwedeng ma-deny yan na tinulungan kayo ni Pastor Quiboloy. Kaya naman, tulungan nyo rin siya ngayon. Bakit parang iniwan nyo sa ere yung kaibigan nyo? Nilda Galvez, good evening po sa inyo. Kay Kaloya Luana Vet. Good evening, ka-copy. Hello po sa inyo. Kumusta po kayo dyan?
Kay May Joy Natividad. Hello po ka Coffee, watching from Tenerife. Tama ba? Tenerife, dyan po sa Spanya. Happy viewing po sa inyo. Kay Emily Basog, nandiyan dyan naman po sa La Union, LA, no? Los Angeles, La Union, dyan po sa bandang norte, no? Magandang gabi po sa inyo. Si Ma'am Aquavis, of course, nakikinig sa atin. Ayan na, alam naman ng federal na pinagtatakpan ni Duterte sa panahon niya. Malinaw naman yan ka-coffee. Pero wala rin nagawa si Digong eh. Diba? Kasi kung president, bagay, that time, hindi siya sa Estados Unidos. So dahil more of ano ito, leaning towards China ito eh. So, kung ano talaga, kung ginawan talaga ng paraan, eh baka na-absolto siya. Pero wala eh. Wala namang ginawa eh. Kasi panahon ni Digong itong kaso na ito. Pero nagkapagtataka eh. Bakit ang sisi ngayon eh? Bakit ang bintang ngayon? Si PBBM ang sinisisi nila, nakipagsabuatan daw ito sa gobyerno ng Estados Unidos, kaya nagkakaganyan itong si Pastor Apollo Quiboloy. Lahat na lang, isinisi sa presidente. Good luck sa inyo. Joel Di Jongoy Lacson, onsehan na yan ha. Good evening ka, Coffee. Pa-shoutout po from Antipolo Rizal. Yan, pro-gobyerno lang tayo, solido PBBM. Oy, happy viewing ha, sa lahat ng taga Rizal. Shoutout po sa inyo ka-coffee. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Rizal, no? Mga kababayan natin sa Calabarzon. Happy viewing po sa inyo. Puro utang na loob, kaya nagkaka-BS ang bayan. Wala yan sa Amerika, pero matino ang batas, sabi ni Filipina Escal. Actually, ma'am, yun talaga ang realidad bang ng politics dito sa Pilipinas. No? Isang factor din yan na paano ba ito may address. Kasi, actually, bahagi na rin ang kultura natin yan eh. Bagi sa mga barangay, no? Sa local level eh. Bahagi na yan eh, yung padrino-padrino, utang na loob, etc. etc. So, umiiwas-iwas na lang. So, part na ng culture and part na rin po ng Philippine politics. Mga Pinoy, blah, blah, blah. Mga Philippines, it's kala. Correct, ma'am. Wala tayo gagawin dyan, ma'am. Kasi actually, yan talaga ang reality natin. Bagamat hindi siya ganun kamainam, no? Eh, yun ang reality natin ngayon. Elementix, good evening sa'yo. Nakikinig sa atin kay Rich Girl Gargal. Iniwan din naman sila ni Pastor Apollo sa ere dahil siya na lamang daw ang mamumuno sa bansang Pilipinas. Good evening ka Coffee, watching you from Baguio City. Quiboloy, yumaman din yan sa 10% na offering ng mga members niya, kaya napakayaman. Ay, napakarami ka Coffee. Diba yung nakuha nga ng milyon-milyong salapik sa kanyang chopper ba yun? Nabala, tatandaan nyo ba yan ka-coffee? Napakalaking halaga, no? Saan galing yan? At paano ginagastos yung mga salapik na yan, no? Mouse and keyboards, happy viewing po sa inyo. Brad Fitt, sino ba yung blind item na female government official na na-link sa basketball player? Hindi ko alam yan, pero nakita ko rin yan ka-coffee sa post ni Mami Peng. Baka siya makasagot yan ka-coffee tayo, mahina tayo dyan sa ganyang usapin, no? Blind item. Teresita Sarmiento, good evening ka Coffee at sa inyong lahat ng nakikinig sa atin. Yan, good morning, good morning, good morning, good morning. Special Eric Edralina, special guest si Quibulok sa Mura rally nila sa February 25. No. Sir Eric, hindi yan dadalo. Kasi nga, di ba, may banta sa buhay niya. So, hindi yan dadalo dyan sa prayer rally. Pero si Digong nag-confirm yan. May nakita na akong poster yan. Doon na yung mukha ni Digong eh. Kasama siya, actually, siya yung special guest dyan sa prayer rally na yan dyan sa Cebu City, no? At matawa ka, doon sa poster nila, kung nakita ninyo yung poster, ha, we are not for sale. Sino ba gustong bumili sa kanila? Yun nakalagay doon, ha, we are not for sale. Kasi ang batayan pa rin nila dito ka-coffee, itong People's Initiative, eh, wala na nga eh, chugi na nga yung issue na yan eh. Si Presidente na nga nagsabi, tigil na yung People's Initiative na yan eh, dahil nahati ang Pilipinas. Ang COMELEC, kininto na rin yung pagtanggap ng mga perba dito sa PI, no? At naglabas pa nga ito ng withdrawal form eh. And sa Senado, hindi na rin umusad dyan. Sa HOR, hindi na rin umusad dyan. Pero yun pa rin po yung pinaglalaban nila dyan sa Cebu, no? Ito, we are not for sale. Sino ba kasi nagsabing for sale kayo dyan, ka-coffee? Ma'am Hannah Rivera, Bunuan, thank you ma'am sa iyong past stars. Ang send sa atin siya sa Facebook. Happy viewing po sa iyo. So, antabay lang tayo. Tingnan natin kung ano yung mangyayari dyan sa prayer rally na yan. Nasa linggo na yan, ka-coffee. Oh, 25, tama. Linggo na yan, ka-coffee. Buti nga iniwan ka sa ere. Napakasinungaling ni Pacquiao, ha? Lokohin mo. Sarili mo. Anibal ka. Yodi mo. Galit na galit siya. Si Noel Marabilia. People's Initiative, dami nilang alam mo. Nga, kasi na-late daw yan ka-coffee. Yung prayer rally nila dyan sa Davao, sa Cebu. No? Na-late daw yan. Ayan, parang off na, di ba? Eh, syempre, baka gumastos na rin. And kailangan pa rin magpakita ng suporta. Kasi hindi naman talaga prayer rally yan.
Malinaw yan na hindi prayer rally. Ano yan eh, kampanya. Na pupunta dyan yung mga tatakbong pagkasenador sa nalalapit po ng senatorial elections. Mga kampanya yan. Kampanya yan, hindi yan prayer rally. Nagpapanggap lang yan, nagtatago lang yan na yan ay prayer rally, yan ay patungkol sa People's Initiative. Wala ng People's Initiative eh. Sugi na yan as of the moment, no? Sinugi na yan. Eh kung yun talaga ang main purpose, since wala na yan, di ba't ka pa magsayang ng pagod dyan, magsayang ka pa ng resources, pero hindi, may nagpupondo dyan ng mga politiko. Dahil kampanya nga yan. Diba? Tingnan mo, ang mga maiingay na tatakbo sa pagkasenador, nandiyan yan. Hulaan ko, nandiyan si Atty. Victor Rodriguez. Bukas, nandiyan yan. Si Willie Revillame, yan yung mga maiingay na tatakbo sa pagkasenador. Si Senator Bonggo, re-electionist din yan. Nandiyan din po yan. Itong si Digong, mukhang tatakbo rin sa pagkasenador. Ang tabayanan nyo. Itong si Glenn Chong, I don't know kung pupunta yan, pero sa Davao, nandunod din po si Glenn Chong. So mga potential candidates yan, Kakofi, sa pagkasenador sa 2025 senatorial elections, yung pupunta dyan. Nagpapanggap lang yan na prayer rally yan. Magkape na lang tayo, ka-coffee ha, at tumawa sa walang kwentang rally. Yun na yan. Si Aimee, punta kaya? Feeling ko pupunta si Aimee, no? Feeling ko pupunta yan. Loto Bongo, sabi ni Teresita Sarmiento kay Mighty Baisa. Ayan, happy viewing po sa'yo. Sana wala ng Senate, House of Representatives, House of Congress na lang, House of Representatives na lang. Mukhang mahirap na usapin yan, ha? Mahaba-habang usapin yan. Apon Tanasio, shoutout po sa inyo. Kay Elsa Rondero, Quisada, happy viewing po sa inyo. At parang may nakita akong Poblete kanina, nakikinig sa atin. Happy viewing po sa inyo. Nandiyan po sa Facebook. Kakofi, baka nasa Facebook ka at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Pasaya na lang po, click lang po ng follow dyan sa taas. At kung nasa YouTube kayo, ay paklik lang po ng subscribe. May maraming time viewer ngayon ha. Paklik lang Kakofi ng follow at paklik lang po ng like. At anyway, sige, move on tayo sa ating next topic. Kuha na kayo yung kape. Mahaba-haba ang ating usapan ngayong Biyernes dahil bukas wala namang pasok. So maganda may kape kayo habang tayo yung nagdi-discussion, no? Nagtatala kayo. Binabash ngayon itong si Mariel Padilla. Nako, may bahay ni Senador Robin Padilla. Bakit kasi nagdyadyaan? Bakit nagdudumi kayo dyan? Bakit nagkakalat kayo dyan sa Senado? Dyan ba naman nagduta drip sa Senado? Ito talaga eh. Kaya actually may punto itong sinasabi ng ano eh. Ng mga dating senador eh. Wala talagang decorum na dyan eh. Ang gulo na talaga dyan sa Senado. No? Kanya-kanya na lang kung anong maisip dyan. Parang yung respeto sa institusyon eh. Yung respeto sa Senado parang nababawasan eh. Na-degrade ang Senado dahil sa mga aktibidades na ginagawa dyan. Halimbawa, sa forum nga lang ka-coffee, sa mga plenary, no, sa mga aktibidades dyan sa Senado, may mga nagsasalitang senador, may mga maiingay na senador, sila-sila din yung maiingay, may mga audience na maiingay. Kaya Senator Miriam Defensor Santiago, palalabasin niya yan eh. Kasi you have to respect the institution. Senado yan, ka-coffee. Mataas na institusyon ng gobyerno, kailangan mong irespeto yan. At hindi mo kailangan babuyin yan. At wala kang karapatan na babuyin yan. At ayan, ito na ang nangyari ka-coffee. Proud pa po itong si Mariel. Kinala niyo ito, si Mariel Rodriguez, itong asawa ni Senador Robin Padilla. Siyempre, parang sa isip-isip ko nga, katatapos lang ng video ng TikTok ha, na nakita yung ari ni Senador Robin Padilla. Tapos ito na naman, meron na naman po. Mariel Rodriguez nagturok ng illegal na injectable sa loob ng Senado. Kinastigo. Masaklap pa, okay na sana yan eh. Gawin nyo na yan eh, pero huwag nyo na i-post sa social media. Ang masaklap eh, pinost pa rin ka-coffee sa social media, pero siguro may nagpayo sa kanya, tinanggal niya na iyang post na yan. So ano ba kasing ginawa dito ni Mariel? Bakit dyan siya nagturok ng gluta drip? Yan, nakita mo ha, ready-ready. May ano pa talaga eh. Ginawang clinic, ginawang ospital eh, ka-coffee eh. Itong opisina ng kanyang may bahay at si Senador, bakit kinonsinti niyo po ang inyong kasawa? Dapat pinagsabihan niya na, respeto mo naman yung opisina ko. Diba? Naging clinic yun. Tingnan mo, parang may tripod dyan. Anong tawag natin dyan? Yung sinasabitan ng mga cylinder na may lamang drip na yan. No, parang nilalagyan ng swero ba yan? Swero? Yung patungan, ka-coffee, no? Para nakataas siya. Ayan, parang tripod yan. At proud pa po na pinost ni Mariel Rodriguez Padilla itong litrato niya dyan sa Senado. Uy, ano ba naman yan? Binaboy niya na ang Senado. Binanatan ng isang doktor. Ayun pala, may illegal pa pala ito. Naku po, patong-patong na ito.
Binanatan po ng isang doktor at ilang netizens ang TV host at actress na si Mariel Rodriguez Padilla matapos mag-intravenous o IV drip therapy sa loob ng opisina ng asawang si Senador Robin Padilla. Nabastusan ang ilan sa Instagram post ni Mariel matapos ipakita ang kanyang beauty session sa loob mismo ng Senado. Abay, burado na po ito sa IG. Uy, anong ginawa mo? Bakit ganyan, ma'am? Bakit? Baka mag-live selling din yan, ka-coffee. Naku, buti may magsabi na dito, ka-coffee. Pagsabihan na yan, baka ang susunod na live selling ni Mariel Rodriguez, dyan na po sa Senado. Naku, kawawa ang Senado. Nabababoy dito, ka-coffee. Promotion of unproven FDA drug by media personality. Indiscriminate use of Philippine logo. Itong logo ng Senado. Wika ng internist at cardiologist na si Dr. Tony Liachon sa Twitter. Abay, wala pa palang approval ng FDA yung GlutaDrip na yan na ginagamit. Pero wain mo, asawa ng senador, influential, celebrity ito eh. Influential, nagpo-promote ng walang approval ng FDA itong GlutaDrip na ito. The Department of Health should be able to call out this illegal promotion. Eh, dapat may managot dito, ka-coffee. Eh, si Tony Liachon, ka-coffee, na alam niyo naman, well-connected dyan sa Department of Health. Okay, Department of Health, no, yun nga lang, na politika siya dyan sa Senado, no, kaya natanggal siya dyan eh. Kaya hindi ito nabigyan na posisyon sa House of Representatives, no, kaya chinugi muna yung kanyang employment dyan sa Department of Health. What's happening to our country, sabi ni Tony Liachon. Actually, maiintindihan mo siya dito. Actually, naiintindihan ko si Tony Liachon dito, yung pinuputok ng butsi niya dito eh. Ano na nangyayari sa bansa natin? We have gone this low if true. Totoo. May picture ka-coffee. May patunay na nag-glutadrip. Hindi yung fake news. Totoo yung litrato na yan. At proud pa si Mariel Rodriguez dyan. Pinost niya pa. We need to validate and ask our leaders about this. Promotion of unproven FDA drug by media personality and discriminate use of Philippine Senate logo. DOH should be able to call out. Correct. Sana. Imbestigahan yan. May managot dyan. Parang apologies. Wala pa tayong naririnig na apologies man lang. Mula sa kampo ni Mariel dito. Enero 2024 lang nang ipaalala ni Health Secretary Teodoro Herbosa na illegal po at hindi aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang pagtuturok ng IV glutathione para sa pagpapaputi ng balat. Ayan, DOH na mismo ang nagsabi ha. Bagamat burado na ang IG post ni Mariel, nagsisilbing endorser ang actress nang ginamit niyang Drip in Lux, o yan yung brand na yan ha, Drip in Lux na siyang gumagamit ng glutathione sa kanilang injectable. So may baka managot din dapat itong kumpanya na ito. Kasi biruin mo ha, proud na proud pa dito ha. The perfect combo. Vitamin, boosting drip and massage. Ayos ha. Ginawang negosyo, ang parte ng negosyo, itong Senado. Hiningan na ng philstar.com ang pahayag din ang DOH at FDA kung maaaring makasuhan o maparusahan sina Mariel at Senator Padilla dahil sa kanilang ginawa. Ano to? Kasi kinonsinti kasi dito ni ano eh. Kinonsinti kasi dito ni Senador Robin Padilla eh. Dapat palang sinita niya na yan eh. Ano ba tawag niya dyan? Love, my love. Bawal ka dito. Ano to eh. Senado to. Matibay na institution ito. Respectable institution ito. Tapos huwag mo naman gamitin. Di ba? Parang ginamit mo pa yung logo na. Background mo pa yung logo eh. Bakit proud si Mariel? Kasi ano daw? Drip everywhere daw. Kahit nasaan ka, pwede ka mag-IV drip, no? Sa buradong post, makikita ang nakaturok na parang swero ang naturang IV drip kay Mariel habang nasa background ang mister. Drip anywhere is our motto. Ayan, sige. Drip anywhere, ha? Yan daw po ang kanilang motto. Baka kahit kaharap ang presidente, mag-drip din ito si Mariel. Kaharap ang foreign dignitaries, mag-drip din yan kasi anywhere daw eh. Wala nang piniling lugar yan. Hehehehe. Pwede nga eh, sana sige, worst case scenario, hindi mapigilan, gawin mo na, pero huwag mo nang i-post, huwag mo na ipangalandakan. I had an appointment with Drip in LexPH, but I was going to be late, so I had it done in my husband's office, sabi niya sa Instagram, proud na proud pa. Hey, I never miss a drip because it really helps in so many ways, collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity, and so much more. Ayan. Kaka-endorse ng damay pa. Maliban sa glutathione, sinasabing naglalaman din ng vitamin C, antioxidants, natural collagen, kojic acid, human placenta extract, embryotic stem cell, vitamin B complex, at amino acid ang kanyang IV drip. Ang dami palang nilalaman yan eh. Actually, wala na tayong pakidyan eh.
huwag nyo lang gamitin ang Senado. Dati na nagsalita ang DOH si Padilla dahil sa paggamit ng COVID-19 self-swab kits noong panahong hindi pa ito aprobado ng gobyerno. Yung pagka, ano pala talaga, may pagkapasaway pala ka COVID. Hindi sumusunod sa patakaran. Paano kayo tutularan ng mga kababayan natin kung ganyan ang nangyayari, di ba? Gusto nga natin irespeto ang Senado, irespeto. Pero ganyan yung mga nagiging diskarte, ganyan ang kalakaran. Paano tayo irerespeto niyan? Baka noon pa yung ginagawa ni Mariel Acuavis. Exactly, ma'am. Siguro nga matagal-tagal na rin yan. Baka taon na rin yan. Ngayon lang tawag yan. Ngayon lang na-post yan. Ngayon lang na-call out. Pinagtanggol yan ni Robin, asawa niya, siyempre. Angie Alhambra, si Robin, papogi ang dapat mag-public apology dyan. Nakakabwisit si Robin pag-attend ng hearing. Feeling perilous. Actually, pinagtanggol niya pa nga si Kibuloy eh. Actually, na-insulto din naman si Robin Padilla dyan. Kasi remember, siya yung chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments, di ba? Yung mga pag-uusap dapat, yung committee na didinig sa mga possible changes o amendments sa ating constitution, dapat siya yan eh. Kasi siya ang chairperson dyan. Pero marami nang nagtaas ng kilay dyan eh. Bakit siya? Abogado ba siya? Bakit siya nahawak niyan? So ang ginawa ng Senado dyan, gumawa ng subcommittee, no? At doon si Angara ang tatayo doon sa subcommittee. Kumbaga, ayaw ipagawa sa iyo yung trabaho, gumawa na lang ng ibang grupo, tinawag na subcommittee at siya ang didinig. Ba't kasi nandiyan? Marami nagkamali. Sorry ha, BOBO si Roque, he can't save Kibuloy, sabi ni Filipina Iskala. Depende siguro, ma'am, baka pag ano, pag malakihan. Ani Calado Lasso, happy viewing sa inyo kay Diggs Legara, happy viewing din po kay Marlita, Kabadonga, Sudosta, Yael Bernada, shoutout po sa inyo. Nandiyan po sa Facebook. Sana may mag-sorry man lang dito. Mag-apologize man lang dito itong si Mariel o di kaya si Senador Robin Padilla. Butaw pala yan si Colocoy, sabi ni Edgar Edihar, bahala. Parehong AB normal daw yung dalawa na yan, mga utak tala. Dati, itlog ni Robin, pinakita now, drip sa Senado pa. O nakita, hindi lang itlog ari niya mismo ka copy. Yun nakita doon sa video na yan, di ba? Tinamukha napaka-careless, no? Government officials yan. E di nag-live stream. Pagbaba, ayan, nakita tuloy yung birdie niya. The entrap man, kung may delikadesa pa si Robin Padilla, please lang, mag-resign na siya as senator. Wala na talaga siyang kwenta dyan. Mas malala pa siya kay Pacquiao. Actually, mas okay pa nga si Manny Pacquiao sa totoo lang. Red Fit, watching from Germany. Ano po masasabi niyo sa sinabi ni Dilima na blessing ang admin ni President BBM? Yes, narinig natin kagabi yan, ka-coffee. Actually, tatopic din natin yan, pero kahapon narinig natin yan. Okay to, magandang development yan kasi yung mga dilaw, yung mga supporters ni Dilima kahit pa paano nagli-lean towards PBBM na sila kasi kaya nasabi ni Dilima yan kasi grabe yung pinagdaanan niya sa panahon ni Digong, sa administration ni Digong, kumbaga binasak yung 7 years niya 6 years o 7 years binasak ni Digong no? Kaya malaki ang pasasalamat ni Dilima dahil nakalabas siya. Siyempre, wala namang masamang tinapay itong si PBBM dito kay Dilima Ano ba siya? Kaya siguro ay isang blessing ang tingin niya dito kay Pangulong Bongbong Marcos, which I think is totoo naman, no? Blessing talaga yan. Kasi kumbaga, nasa peligro ka, nasa madilim na sitwasyon ka, and then nailabas ka dun sa kadilima na yan. At si PBBM ang dahilan dyan. So isang blessing ang pagtingin ni Senadora Leyna Dilima dyan sa ating presidente. Ignacio Grande Gervasio, magandang gabi ka, Coffee. Hello sa inyo kay Alina Chua. Hello po sa inyo. That drip procedure should be done inside the hospital. What if magkaroon ng adverse effect, sabi ni Arlene Romana? Correct. Hayaan mo na kung magkaroon ng adverse effect, ma'am, sila naman yan. Ang problema kasi, dinamay pa yung yung institusyon Respectable o dapat nire-respetong institusyon na daway, na damit pa dito sa kalukuhan na ito. Karamihan sa mga dilawan, pro-BBM na madami akong mga kakilala. Correct, ma'am Jocelyn Nirel. Ako din. Marami tayong kakilala na pro-BBM na sila ngayon. Kasi grabe din ang galit nila sa, kay Digong, no? Grabe sa ginawa sa kanila ni Digong. Ma'am Nena, sa gusto, happy viewing po sa inyo. Kay Forey Glory, shoutout po sa inyo. Happy viewing din kay Ma'am Teresita Sarmiento. Naku, Padilla, talagang wala ka ng silbi dyan sa Senado. Dapat respeto naman. Naku, mukhang mahirap hanapin yung respeto niyan. Anyway, sige, comment kayo dyan sa ating comment section, ka-coffee. Ang inyong mga opinion, ang inyong mga reaksyon. Nakikinig sa atin. Uy, marami tayong viewers ngayon ha. 1,007. Uy, thank you sa mga ka-coffee natin nakikinig sa atin ngayon. Ayan,
Baka di pa kayo naka-like ka coffee. Maraming nanonood sa atin, di lang naka-like eh, no? Pa-click lang po yung like yan, nasa baba, nakikita nyo yung like ko. Pag sa taas, like ko. Baka nasa Facebook kayo, hindi pa kayo naka-follow. Yan, click nyo lang po yung follow or like. Nandiyan dyan po sa taas sa Facebook natin. Sige, let's move on sa ating next topic. Tila House of Marites. Uy, House of mga chismoso chismosa ang tingin ni Senador Ivy Marcos dito sa House of Representatives. Akala ko mga tama na yung world war na yan. Eh ayaw din tumigil nito eh, ni Senador Ivy Marcos. Eh, siyempre, gagantihan na naman siya ng Congress dito. Hindi na natapos itong gulo na ito, Kakopi. May bago na naman kasi, Kakopi. Ito, tinanong kasi itong si Senador Ivy Marcos. Anong masasabi niya dito sa breakup ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque? No? Sabi niya, magtatanong muna ako sa Kongreso. Nasa balita ng politiko.com. Anong ibig sabihin yan? Eh kasi chismis ito ka coffee, di ba? Supposedly, wala naman pakialam dapat ang mga opisyalis ng gobyerno dito sa chismis na hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque. So, ang ibig sabihin dito ni Senador Ivy Marcos, kailangan niya ng source. At dahil chismis ito, ang nakita niyang source ay ang Kongreso. Actually, ang Senate, Kongreso din yan, matatawag na Kongreso din yan. Pero pinutukoy niya dito, itong House of Representatives. Kumbaga, pinag-uugatan ng mga chismis itong House of Representatives. Parang ganyan ang dating dito ni Senador Ivy Marcos. Hindi talaga titigil ang World War yan. E ayaw din mag-giveaway ni Senadora. Pabalikan na naman siya dyan ng mga kongresista. Kasi kung matatandaan ninyo, tila nagiging sunod-sunod din itong pag-aalungkat sa pag-slash ni Ivy Marcos ng pondo ng DSWD, no? Lalo na po yung mga porpoise beneficiaries na hindi nakatanggap. May inislasyan pala yan ng pondo ng Senadora. Senator Ivy Marcos had an interesting take on the controversial split of celebrity couple si Bea Alonzo at si Dominic Roque. Appearing in a candid Q&A session in her YouTube channel, Marcos answered questions from a range of topics including a high-profile celebrity breakup. When asked why Bea and Dominic broke up, Marcos suggested turning to Congress for answer. Biruin mo ha, teka, magtatanong muna ako sa Kongreso, sabi ni Senador Ivy Marcos. Eh, siyempre ma'am, sa sinabi mong yan, may insulto ang mga kongresista. May insulto yan si Romualdez, ang grupo ni Romualdez at ang mga miyembro ng House of Representatives. Kasi anong tingin mo sa amin? Source ng chismis? Source ng marites? Bea and Dominic recently confirmed they have decided to part ways and call off their wedding. The extremely painful yet united decision to end their engagement was announced in a joint statement last week. Unfortunately, some even confirmed our breakup without our consent, and some created ridiculous stories that had no basis and were utterly false, so we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families. And then, lumabas na ito mga chismis na nalink ito kay Mayor Bullet Halusos at kay former Congressman Bong Suntay itong si Dominic Roque. Pero anyway, wala na tayong pakialam dyan ka-coffee dahil personal na buhay nila yan. Ang pinupunto natin dito, eh bakit kasing ayaw tumigil pa ni Senador Ivy Marcos at may birada na naman siya dito sa House of Representatives. Eh nakasakit na naman siya ng emosyon dyan eh. Walang mangyayari dyan. Diba? Hindi matatapos yung alitan na yan, yung world war na yan sa pagitan ng Senado at ng House of Representatives. Sino ang kawawa na naman dito? Ang taong bayan na naman ang kawawa dito. Yung mga batas na imbis na sumasalang na sa Bicom Conference na pag-uusapan na nila para madala na sa Presidente maging batas yan. Hindi kumikilos yan. Dahil hala, sige, kalimat kanan, bato ng mga issue sa isa't isa. Wala na itong katapusan. Senadora Ivy Marcos, kung sa tingin ninyo, diba, nakakataas kayo sa mga kongresista dahil kayo mga senador, eh sana kayo na magpaubaya. Diba? Kung sa tingin ninyo eh mas matatalino naman kayo, mas nakakaunawa kayo, sana magpaubaya na kayo. Diba? Itigil na yan. Kasi kung wala mag-giveaway dyan, hindi matatapos itong batuhan ng putik eh sa pagitan ng dalawang kampo. Yan, kababato lang na naman yan kanina. Eh bukas, asahan ninyo, may sagot na naman ang mga mambabatas dyan. Marami yan eh, 312 yan eh, na kongresista at nagkakampihan yung mga yan eh. Pag naglabas ng statement na naman yan, baka sa Lunes may press conference na naman yan. Balikan na naman kayo dyan. Wala na talaga, hindi na natapos yan. Rogelio Licoan, nakakasira na yan si Senator Amy. Sinisira ang PBBM admin. Correct. Hindi nakakatulong. Edgar Bahala, insulto yan. Correct. September vlog, si Amy dapat turukan
ng fentanyl. Naku, lalala yan kapag tinuro ka ng fentanyl yan. Ha? Victor Vicencio, pagsisiya ni Super Ate ang mga ginagawa niya. Malalaman natin yan ka-coffee sa 2025. Kapag hindi siya nakakuha ng enough na boto para makapasok sa Magic 12, iiyak yan. Masakit yan sa damdamin ni Amy Marcos. Lalo kung hindi siya suportahan ng kanyang kapatid. Diba? Pag naglabas na ng lineup itong partido ni PBBM, once may nilabas na silang lineup at wala dyan si Senador Amy Marcos, abay baka umiyak yan. Ka-coffee. Hindi yan makakuha ng sapat na boto, no? Gina Del Sacalne, layo pala ugali ni IP kay PBBM at Irene, sayang talaga. Oo, napakalayo ka, Coffee. Pagamat hindi natin kilala ito personally, no? Pero sa nakikinita natin, eh, malaking-malaki ang diferensya ng kanilang ugali. Si PBBM, di mo makikita ng ganyang attitude eh. Tahimik lang ito, pero working silently. IP, naging marites na, sabi ni Lorna Opredo. Jing Florento. Florento, hindi naman nanalo si Super. Super Baba. Julius Capispisan, happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Sa ginawa ni Super Ate, dapat na talaga buwagin ng Senado. Do, mahirap-hirap na usapin pa yan. Serding Sanding, intrigera lang tong si Amy. Nakakawalang respeto tong si Amy. Elizabeth Tabihan, good morning. Ka-coffee, good morning, good morning, good morning sa mga nakatutok sa atin. Gwendolyn Larsania, shoutout po sa inyo kay Mark Joseph Sabit, kay George Santos na sa Facebook. Happy-happy viewing po sa inyo, ka-coffee, yung mga nasa Facebook. Hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, yan ka-coffee. Pasuyo na lang po, paklik na lang po ng follow or like dyan sa Facebook. No? Kung kayo naman din nasa YouTube, ay paklik lang po ng subscribe. Anyway, sige, let's move on ka-coffee sa ating next topic. Kuha na lang inyong kape at proceed tayo sa ating next topic. Boy, may magbabalik. Sa tingin ko ito ka-coffee, ha? 100% tayo dito. Si dating Vice Presidente Lenny Robredo, tan-tan-tan-tan, magbabalik yan sa Senado. Nagpahagin niya ka-coffee ang kanyang kampo. Alam mo kung bakit magbabalik yan? Siyempre, may pangarap pa rin yan maging presidente sa 2028. Tulad ng sinasabi natin, kung ikaw ay politiko at mawala ka sa posisyon, kahit ilang taon lang yan, let's say isang termino, no, 3 years mawala ka sa posisyon, wala, tatahimik yan ka-coffee. Makakalimutan ka ng taong bayan. Kailangan everyday ka may ingay, no, para hindi ka makalimutan ng taong bayan. E syempre, dahil hindi naman naririnig itong si Lenny Robredo, tumatahimik ang kanyang pangalan, abay, mahina o bababa ang kanyang tsansa. So, kung may pangarap siya mag-presidente, kasi mukhang siya pa lang din naman ang matibay na contender, no, kung pipili tayo among the pinks and among the yellows, ang matibay na contender sa pagka-presidente sa 2020, si Lenny Robredo pa rin yan. Pero kailangan niyang paghandaan yan, mahaba ang preparasyon para sa pagka-presidente. So, isang paraan ng paghahanda dyan, manalo siya sa Senado. Kasi pag nanalo siya sa Senado, kahit yung 3 years dyan, gagawa siya ng ingay. Yung pangalan niya, muling maririnig, di ba? Lenny Robredo, Lenny Robredo, Lenny Robredo, etc. So, from that moment, tataas yung kanyang tsansa, yung kanyang popularity para pag tumakbo siya ng 2028 sa pagka-presidente ulit, no, eh, advantageous na sa side niya. So, tatakbo talaga ito. Atin yan, ha? First take lang natin yan. Nagpahaging po ang kanyang mga kakampi, yung mga kalyado niya. Si ex-Vice President Robredo, bukas kumandidato sa pagka-senador sa 2025. Ako, wala nang question dyan. Bukas na talaga yan. Tatakbo talaga yan. Ikaw ka-coffee. Kung tumakbo yan, iboboto mo ba si Lenny Robredo? Dahil marami ngayon mga dilaw. Yung mga bago ngayon na pink, mga dilaw, mga pro-BBM na. Nag-change na ito ka-coffee. Eh, galit itong mga to sa mga Duterte ngayon. Kay BBM na sila kumakampi. So, yung mga supporters din ni Lenny Robredo, kumakampi na ngayon kay BBM. So, ang tanong, kung tatakbo sa pagka-senadora, itong si Lenny Robredo, iboboto mo ba siya dahil pro-BBM na yung ilang kanyang mga kaalyado? Comment naman dyan. Yes sa ating comment section at no dyan sa comment section kung hindi. Kasi may mga nababasa ng mga netizens ang sinasabi nila para magkaroon daw ng check and balance, para maging balance daw yung miyembro ng oposisyon dyan sa Senado. So palulusutin daw nila itong si Lenny Robredo. Anyway, mga speculations lang naman yan. Kinukonsidero na raw ng kampo ni dating Vice Presidente Lenny Robredo na tumakbo sa pagkasenador sa halalang 2025 kasama ang kapwa oposisyon. So sino yung slate nila dito? Meron na ba? Binubuo na ba ang 12 na panlaban ng liberal?
Ito ang pahayag ng dating tagapagsalita ni Robredo nitong Webes lamang po kahapon na si Barry Gutierrez matapos aminin ni Liberal Party spokesperson at dating Senador Laila De Lima na nililigawan nila ang dating vice maging bahagi ng 2025 senatorial slate. Kasi wala pang matibay na panlaban itong kampo ni ng liberal, ng pink, no? Sila ni Robredo pa rin po, actually, yan ang reality ka, Kofi. Siya pa rin ang pinakamatibay, no? Sa mga dilaw, sa mga pink, o sa mga liberal, no? Kasi si Risa Ontiveros, eh, malakas din si Risa, pero hindi ganoon, no? Not enough, no? Para magpanalo ng isang presidente. She is definitely thinking about it, yan ha? She is definitely, yan ha? Siguradong-sigurado, ha? She is definitely thinking about it, and definitely, daming definitely dito, ha? Yung mga pahayag ng mga kaalyado, tulad ni Senator De Lima, magiging konsiderasyon niya doon sa magiging decision for 2025. Wika ni Gutierrez sa panayam sa News 5. Actually, ko lang ang question dyan, Kakofi. Tatakbo yan. Sigurado tayo dyan. Kaya nga, kumikilos na rin yan sa kanyang foundation, eh. Kumikilos na rin yan. Nagpapasisimula na rin po yan. Manganap ng suporta. Sa forum na inasikaso ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, o FOCAP, kahapon na po yan, sinabi ni De Lima na magiging bahagi ng inisyal na kandidato ng LP ang mga sumusunod. Ayan, may lineup na nga eh. Pero tatlo pa lang eh. Si Kiko Pangilinan, iyan, pasok na ulit yan. Si Bam Aquino, magbabalik din. At si Chel Jokno, medyo maingay na rin po itong si human rights lawyer eh. Chel Jokno, maingay na rin po ito sa social media. Nagdusa ng malaking pagkatalo ang oposisyon sa nakaraang pambansang halalan matapos matalo ang halos lahat ng kanilang kandidato. Correct, wala nakalusot eh. Baka ngayon daw may lumusot. Tanging si Senadora Risa Ontiveros lamang ang nanalo nito nilang senatorial candidate mula sa noong 2022 dahilan para siya ay maging highest elected opposition official. Correct yan, Kakofi. Lalo na yung panahon ni Digong, di ba? Yung ocho diretso, wala talagang nakakalusot dyan, Kakofi, no? In short, medyo nagiging mahina itong liberal. Gulat ako. Medyo nagiging mahina itong liberal party. So kailangan nila na medyo malakas-lakas na kandidato. At sa tingin ko, isa dito si Lenny Robredo sa potential candidate nila, no? Na pwede nilang magamit. Ano sa tingin ninyo, Kakofi? Eh, buboto nyo ba sila? Kasi sabi naman, medyo ano na rin naman ito eh, medyo pro-BBM na rin naman daw eh. Kaya boto na rin ito si Lenny Robredo para managdagan ang oposisyon. Kasi anong oposisyon dyan? Si Ontiveros, si Coco Pimentel, sino pa isa? Chisis Cordero, so-so na si Chisis Cordero, pero pinupuri din ito si PBBM eh. Si Alan Cayetano, medyo so-so lang din. Si, ano pa? Yung kapatid niya, si Pia Cayetano. Unti lang ang oposisyon. In short, wala pa sa lima ka-copy yung miyembro ng oposisyon dyan. Out of 24, si Amy Marcos. Sabi mo na yan ka-copy. Oposisyon na rin yan. So, parang gusto nila madagdagan yan. Pero good luck ka-copy kung makakalusot sila dyan. Kung makakakuha sila ng boto dyan. Pero sige, total, sinabi naman ni Trillanes na medyo marami silang kailangan trabahong gawin dahil pang 16 lang ito eh. Sa survey na ginawa ng Magdalo, pang 16 lang itong si Lenny Robredo. So, doble kayo sila dyan para mapataas yung kanilang bilang, no, sa survey. Maria Luisa Mendoza, hindi niya raw iboboto itong si Lenny Robredo. Ole Uye, huwag iboto ang Digong nyo. Ito si Digong, tatakbo rin yan ka-copy. Sa tingin ko lang, ha? Dahil sa mga isyong binaboto sa kanya, babawi yan. Tatakbo yan ka-copy sa pagkasinador. Number 3 siya sa survey. Big yes to Lenny. Ah, big yes pala si Ole. Ayaw kay Digong yun. No? Kaloyal Wana Vet. Ayan, Gibo, Teodoro na lang po tayo. Sana humabol ng presidente si Gibo. Actually, kinampanya ko rin yan nung tumakbong presidente. Sayang lang ka-copy. Not enough number, not enough support, no, for Gibo Teodoro. Pero siya yung dapat naging presidente dahil napakahusay, napakatalino, may paninindig yan. Sana nga tumakbo ulit sa pagkasenador yan. And I think tatakbo ulit yan sa pagkasenador. Siyempre, supportado pa rin po natin yan si Senador. Senador Reno. Si Secretary Gibo Teodoro sa tumakbo yan. Tabla na yan si Digonyo. Mababawasan yung boto niya. Biruin mo yung survey niya, di ba? Before, number one sa survey yan si Digong eh. And then bumaba ngayon, number three na. Si Erwin Tulfo ang number one ngayon. Mga panggulo lang mga yan, sabi ni Zandra Valdez. Gibo 2028, biktima, possible. Yan, sana endorso ni PBBM yan si Gibo, no? Wala na munang iba, si Gibo muna. Ako, sure mo tayo dyan. Nena Hermosa, no to PDP laban, kalinya ni Digong, pro-China mga yan, at si Amy. Actually, isang magiging factor talaga yan, Kakofi,
yung stance ng mga kandidato ni Digong, no? Kasi bubuo yan sila eh. Bubuuhin nila itong 12 nilang pambato na sa pagkasenador. So isang consideration diyan, baka pro-China ka, di ba? Baka magising na lang tayo, binenta mo na yung Mindanao, pag-aari na ng China, no? Kaya no to pro-China. Huwag na si Mang Canor, sabi ni George Santos. Lenny Robredo for president, sabi ni Alona Villarta. Gibo Valdez, Gibo for president sana. Oy, magaga pa ha, pero that's ilan yan sa mga possibilities, no? Entrepman, Boss Kakofi, pag di ba ako bumoto sa 2025, mag-expire na ba ang validity ko sa pagboto sa 2028? I'm planning not to vote next year. Paulit-ulit na lang ang pangalan ng mga kandidato eh. Hindi pa po. Kasi yung ikatlo ka coffee na hindi mo pagboto, doon ma-expired na yun. Yung pangatlong boto. Halimbawa, 2025 may eleksyon, hindi ka bumoto. Okay lang yan. Pagdating ng 2028, kailangan bumoto ka na. Kasi kapag hindi ka pa rin bumoto ng 2028, yung 2031 na eleksyon, ipaso na yung registration mo. Kailangan mo iparestart ulit yan. Sayang, boto ka pa rin, sabi ni Lori Mawawag. O nga naman. Kasi balay mo magbago, no? Kasi ano na yan eh. We have to exercise our right to suffrage, no? Bumoto po tayo. Baka nga walang iba from Samar, sabi ni Estelita Compio. Kasi si ano, si Rizal Ontiveros. Honestly, mahusay si Rizal Ontiveros eh. Mahusay na senador, di ba? Wala na lang question dyan, mahusay ito si Santo Rizal Ontiveros. Pero yung karisma kasi ni Rizal Ontiveros, hindi bang presidente? Eh, ang presidente, kailangan may ano kayo, may pagka-masa kayo, di ba? May pagka-grounded kayo. Kasi kung altatisyonad yung datingan mo, hindi ka mananalo. Kasi ang nagdi-desisyon sa halalan, class CDE, yung masa, ang nasa tawag dito, nasa, hindi naman laylayan yung term, no? Nasa class CDE, hindi yung mga altatisyonad. Isa lang din ang boto niyan. Kahit bilyonaryo ka pa, ikumpara mo sa isang minimum wage earner, pares lang kayo ng boto, isang bilang lang yan, di ba? Hindi kagaya sa kapag ikaw ay shareholder ng kumpanya, di ba? O stockholder ng kumpanya, na kung marami kang shares, ay maraming bilang ng boto mo, hindi ganyan ang halalan. Ibig sabihin, ang masa ang magdi-decision dyan, at ang aktibong bumoboto ay ang masa. Yung ilang mayayaman, ilang mga alta, hindi nagsisiboto yan, kaya bumoto tayo. Elizabeth Tenorio, mga dilaw yan, yan, CR. Tina Kagape, yes, Gibo for President SMR, SMRs o Speaker Martin Romualdez for 2028 daw. Utak lamok na yan si Retukadang Babalinang yan. Nakakapisit na. Botox lang, talaga naman si Eduardo Cuenca. Botox lang. Jackie Britos, good evening sa iyo. Kay Maria Luzet, uy, nakikinig din po sa atin. Kay Arlene Patolin at kay Jackie Britos, kay Rosel May Nieves. Shoutout po sa inyo na Maharlika daw, gusto nyo sa pagkasinador ba? Good vibes, I doubt na hindi pupunta ng Pilipinas ka-coffee. Hindi uwi ng Pilipinas yan dahil maraming kaaway yan dito. September vlog, mag-oral na kayong mga Chinese language ha, pag si Fiona at Mrs. Manoto ang umupo sa 2028 na ko. Kamabenta ka-coffee ang Mindanao dyan. Dati diretso sa Inidoro, ngayon imbornal na. Sa Dilaw, baka si Jokno at Risa ang ipasok ko para balanse. Actually, si Jokno, okay din itong si Jokno, coffee, no? Actually, ang kaganda naman dito kay Rizal Ontiveros, nag-control ito eh. Alam niya yung estado niya sa Senado eh. Diba? Mang ilan niya lang sa dyan eh. Alam niya eh, hindi niya binanata si PBBM na sunod-sunod. Actually, thankful pa nga siya. May mga instances na favorable siya sa mga decision ni PBBM eh. May mga sundot-sundot ito, pero hindi ganun ka-harsh na mga sundot at compared sa ginagawa ng kampo ni Digong. Jojo Beharin Simeon, nawala respeto ko kay Mang Canor. Ang pangit talaga pakinggan ng Mang Canor. Dahil sa paninira niya sa administration. Totoo, marami tuloy. Sayang nga yung ano eh. Sayang yung mga ginawa niya eh. Na-invalidate tuloy dahil sa mga kung ano-anong chika-chika niya sa administration eh. Noong siya ay nakaupo, di namang ginawa ng mga Marcos ang sumira sa kanya. Ng mga Kino din, Kapopino, yung pinalitan niya. Anyway, sige. Nasa Facebook po kayo. Baka di pa kayo naka-like, pa-like na lang po ang ating Facebook page. Yan, nasa taas. Kung nasa YouTube kayo, click lang po yung natin yung subscribe. At nanonood ngayon, hindi pa rin naka-like. Yan. Kaya, like na po kayo. Nasa baba, click nyo lang po yung like. Yan. Konting taas lang ng tawag dito, thumbnail nyo, no? Para mag-click nyo lang po yung like dyan sa Facebook. Sige, let's move on sa ating last topic for tonight. Ang haba na natin ng 49 minutes, pero may isa pa tayo. Sabi ko sa inyo eh, daming topic ngayong araw ng Biyernes.
Tuwing nalalapit po ang halalan, syempre, Kalye Survey. Ayan na naman ka-coffee. Ginagawa ng mga vloggers natin ang Kalye Survey. Actually kasi, depende naman kasi yan sa tumitingin ng survey. Marami kasi pumupula. Itong Kalye Survey, hindi daw totoo yan, edited daw yan, etc. etc. Ang University of the Philippines, ang UP, may binira. Binira nila itong Kalye Survey. Huwag daw pong maniniwala dito sa Kalye Survey. Sino ba kasi nagsabing maniwala ka-coffee? Nasa sa inyo yan. Kung naniniwala kayo o hindi, decision nyo pa rin yan, ka-coffee, no? Eh, karapatan naman nilang gawin yan, eh. Nasa sa inyo, kung ayaw nyo paniwalaan, eh, di ba, hindi nyo paniwalaan. Yung ibang formal survey, eh. May methodology, may tamang proseso, dinadaya, lalo kapag commission, di ba? Ito pa. Titirahin ngayon ang Kalye Survey. Anyway, depende sa inyo kung anong taste ninyo. Sa balita ng GMA News Online, ng UP School of Statistics, warns, ay nagbabala, grabe yung term, ha? Nagbabala po laban sa Kalye Surveys. Studies with unclear methods. Kahit yung may clear method, proven and tested, dinadaya. Hindi na Kalye Survey, no? Maging yung mga survey ng malalaking research firms, kapag yan po ay commissioned, may dayaan ding nagaganap dyan, may doktora ding nagaganap dyan, kahit puno pa yan ang method. Kahit anong method pa ang apply mo dyan, dinadaya din yan. Hindi lahat ng survey totoo. Kaya nasa sa tao po yan kung paniniwalaan ninyo. Depende sa credibility ng gumawa ng survey. The University of the Philippines School of Statistics o UP Stat faculty on Thursday urged the public to be vigilant of Kalye surveys on social media and similar studies with unclear methodologies as this may be tainted with bias. Totoo, may bias naman talaga yan, ka-coffee, no? And hindi na Kalye survey. Huwag kayo single out sa Kalye survey dahil maging yung mga ginawa ng mga established research firms, dinadaya din yan, may bias din yan. Kaya unfair na i-single out sa Kalye Survey. The UP Stats faculty issued a warning in an official statement that calls out abuse and the proliferation of such surveys. We, the faculty members of the University of the Philippines School of Statistics, speak out and lend our collective voice to call out the pervasive abuse of survey methodologies by some entities doing their own brand of research and promoting them in social media. That statement read. Kasi masyadong ano eh, academic yung dating eh, ng mga formal surveys eh. Diba? Yung iba, hindi nila naiintindihan yan eh. Ang masa, ang ordinaryong Pilipino, mas magigets pa nila na itong vlogger na ito, nagtanong, o sino yung boboto mo dito, Lenny Robredo o Bongbong Marcos? O sige, si Bongbong, edi kayo, slash na yan, one na agad kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas naiintindihan nila yan kesa doon sa kung ano-ano mga formal survey. Pero again, depende kasi yan sa bumabasa o sa tumitingin doon sa survey. It added, we have been observing these practices, including surveys, not based on random sampling, such as videos of Kalye surveys being done by some bloggers and suspicious online surveys, especially on Twitter and Facebook. We are dismayed by their cavaliers, disregard for the principles of data gathering, sabi ng faculty. Correct. May punto sila dito kang coffee, no? Bakit natin nasasabi? O bakit nila nasasabi na bias? Sige, ako nalang mag-interpret. Bisaya na naman tayo. Ako nalang mag-interpret dahil nagre-research din tayo kang coffee, no? May konting background din tayo dito sa research nyo. Ang Kalye Survey, we have nothing against Kalye Survey ka coffee. Kasi again, depende yan sa tumitingin, eh, no? Karapatan ng vlogger yan, magtanong siya dyan ka coffee. Brinand lang yan ang Kalye Survey. Kaya kaso, ang problema, kapag ang tao, eh medyo mabilis maniwala, di ba? Kung ano yung feed sa kanya na information, baka ma-absorb niya agad, di ba? Kaya nasa tao din yan. Kailangan natin maging critical. Kaya nga may media literacy, di ba? Kailangan natin maging critical sa mga nakikita natin online. Maraming fake dyan, nakikita natin online. Maraming fake na Kalye Survey din. Fake din yan. Kaya tingnan nyo, di ba? Maging critical kayo, ma-identify nyo yung fake natin din. Bakit may bias? Kasi walang random sampling na naganap dyan. Ang anong ibig sabihin ng random sampling, ka-copy? Halimbawa, mag-interview ka, magsasurvey ka ng 100 na katao, di ba? Tapos ang gusto mong malaman sa buong Pilipinas. So, para maging representative, ano bang Tagalog dyan? Para maging representative yung resulta na yan. Kasi hindi mo naman kaya na-survey ang buong Pilipinas eh. Pipili ka lang ng sample, di ba? Pipili ka lang ng respondents dyan. So, 115 million yung populations natin. Eh, good luck kung maka-interview mo isa-isa yan. Di ba? Kukuha ka lang ng sample. Di ba? Halimbawa, pili ka lang ng 100. Pero buong Pilipinas ang inaaral mo. Sa Kalye Survey kasi, itong 100 na ito, usually, kinukuha mo sa isang lugar. Halimbawa, nasa Tondo ka. Nag-ikot ka dyan sa Tondo, nakaharap ka ng 100. Eh, buong Pilipinas ang inaaral mo, eh, di ba? Tapos Tondo lang yung batayan mo. Definitely, may bias yan. Wala talagang question dyan, may bias talaga dyan.
unlike sa mga ginagawang research na sinasabi nila may methodology, formal research, etc., represented ang mga rehiyon, di ba? Ibang parte ng Pilipinas, kukuha ka dyan sa North, kukuha ka ng 33, o di ba, 35, sa Visayas, kukuha ka ng 35, at sa Mindanao, kukuha ka ng 30. Di ba? Represented lahat. Unlike sa college survey, isang lugar lang ang pinagkukunan mo ng impormasyon. So, malaki ang chance na may bias. And again, hindi nga ito gumagawa, hindi ito gumagamit ng, may methodology din yan. Kasi ang method mo dyan, sabi, di ba, magkakatok, tatanungin mo, sino yung boboto mo. Method din yan ka-coffee, hindi lang ganun ka-formalize, no? Ang problema nga, yung pagpili mo ng sample size, pagpili mo ng mga respondents, eh hindi mo nakukuha yung mga representatives mula sa ibang lugar. So, okay lang yan. Sa atin okay lang yan, eh. Ang hindi tayo okay dito, na parang sa balitang ito, o sa sinasabi dito ng UP Stat, parang nasi-single out ang Kalye survey, no? Eh, marami ding research firms na may methodology, na may mga representative din from other parts of the Philippines, dinadaya din. Kasi lalo na kapag commission, may daya din yan. Dinoduktor din nila yan para maging favorable doon sa nag-conduct ng survey. Diba? So, unfair lang sa mga nagmagawa ng Kalye survey. So, again, ang bola dito, nasa taong bayan. Nasa atin ang bola dyan, ka-coffee. Ikaw na nanonood ng video. Diba? Kasi ang Kalye survey, during the term of, during the campaign, no, ng 2022, karamihan ang lumalabas sa Kalye survey. Puro PBBM talaga ang iboboto nila, diba? Pero may Kalye survey din na Lenny Robredo ang iboboto nila. Sa ibang bansa, diba, may Lenny Robredo. So, hindi ibig sabihin na yung Kalye survey, BBM na agad, diba? Kasi parang ang pinapalabas nila, dahil BBM, Kalye survey, so binabas ang Kalye survey, in a way, nababas si PBBM. Parang ganun eh. Yan yung nakikita kong connection dyan. Hindi ganun, copy. Kaya nasa sa atin ang bola. Tayo, bilang manonood, maging critical. Diba? Maging critical tayo. Tingnan natin, sino ba yung gumawa niyan? Diba? Isang factor din yan eh. Sino yung gumawa na yan? Halimbawa, ako yung gumawa ng Kalye survey. Pro-BBM ako, diba? Pro-admin ako. So most likely, kapag ang resulta ay against the admin, posible ha, posible, hindi ko siya ilabas. Kasi masisira yung sinusuportahan ko. Gets nyo? Ka-coffee, no? Kaya nga nasa tao yan. Nasa sa inyo. Ikaw na nanonood, maging critical ka, di ba? Tingnan mo. Check mo, sino yung gumawa niyan? Tingnan mo yung page niya. Baka pro-Lenny Robredo yan, pro-Marcos yan, kaya ganyan, di ba? Check mo yung tao. Di ba? Sino yung nag-sponsor niyan? Baka naman binayaran siya ng 100,000 para gawin yung survey na yan. Sino yung nagbayad? Eh, malamang sa malamang, yung nagbayad yung ipipis niya. So, sa kanya magiging favorable yan. Diba? So, maraming factors. So, nasa taatin yan, nasa tao yan, maging critical tayo, huwag agad tayong maniniwala. At kung maaari ka, Coffee, kung sa tingin mo, di ba, what resulta ng Kalye survey, nanalo si politician A, medyo hindi ka pa rin, hindi ka pa rin convinced eh. Ano pa na ibang survey? Sinong lumabas doon? Si politician B? O naguguluhan ka na, AB na. Hanap ko pa ng ibang source, di ba? Hanggang mawala na yung doubts mo sa isip mo. Alright? May pananagutan tayo dyan. May responsibilidad tayo online. Kasi ang dami ka-coffee loko-loko online. Marami ang scammers dyan eh. Maraming ginagawang mga manluloko dyan online. Kaya kailangan natin maging matalino at maging critical tayo online. Alright, thank you. Ignacio Grande, thank you sa iyo, Pastor, ha? Dito po sa Facebook. Marami pa tayong viewers, ha? Maraming salamat sa sumama sa akin ngayon. Yoli Solahes, shoutout po sa inyo kay Enrico Briones. Ivy Vargas, shoutout po sa inyo na sa Facebook din kay Melba de la Cruz, Visaya. Happy viewing po sa inyo. Sabi ni Lights Ruel, ang ayaw ko sa mga Kalye surveys ngayon na napapanood ko ay ang tanong nila ay pinagko-compare si Duterte at PBBM. Isa pa yun. Eh, depende. Huwag nyo namin panoorin ka, Coffee. Presentable, sabi ni Jocelyn Helena. Anong ibig sabihin mo dito, ma'am? Kalye Sorbetes, hindi tama yan, sabi ni September Vlog. Ernesto Espiritu, bago mag-election 2022, magpahiwatig na yan si Kibbs, gustong tumakbong presidente. Eh, good luck sa Coffee. Mas gusto ko nga si Lenny ngayon kesa kay Sarah Mau. Matahimik ba, ganun ba? King Futuringan, hindi ko gusto, kailangan mo rong makipag-usap sa iba't ibang bansa para makahatak ng investor. Correct. At susunod na presidente, no? Dapat articulate ka rin eh. Tira mo si PBBM. Magaling din itong makiusap sa mga investors. So, magaling magbenta ng Pilipinas, no? Ibig ko sabihin na sa magbenta, no? Mag-promote ng Pilipinas. Tira mo yung investment from other countries, no? Napakarami. At factor din, ka-COVID. Nagbabasa din tayo ng mga articles online. Factor din na tatay niya isang Marcos. Di ba? Kasi yung mga leaders sa ibang bansa, ano lang din yan eh. Yung mga ancestors nila, yung mga tatay-tatay nila, yun din ang mga leaders.
So na-meet nila, nakasalamuhan nila si President Marcos Sr. before. So syempre, sabi nga, 'di ba, they are looking forward to meet the younger Marcos. Eh, malaking factor din 'yan. Paano kung magkaibigan yung parehas na tatay nila? 'Di ba? Hindi pangsupo ng investment dito sa Pilipinas. Malaking bagay na si PBBM ang presidente natin sa totoo lang. Hindi lang nakikita ng iba 'yan. Kasi gusto lang nila mag-bash ng mga bash. Lori, mamawag, focus tayo na maging maayos lahat. Correct. Kay Danny Dadula, rally sa Cebu. Pag lalapastangan nila ang itinadhana ay makakaranas sila ng matinding kahirapan, kabalasan sa buhay. Juninang, kayo mga vlogger, ang mag-call survey para malaman ay ang totoo, fake news lang. Alam niyo anong iniwan si Pastor Kibuloy de Duterte? Boot, ano ibig sabihin mo dito? Juninang, no? Eh, nasaan yung suporta? Paano pinapakita yung suporta? Di ba? Ito yung makita. Kaloyal Over, no? Hello, Coffee, nakaabot din ang live, ha? Nabalitaan ba ninyo si Mariel Padilla, nag-IV drip session sa Senate office ni Robin? Yes po, tapos na po natin ang topic natin ngayon, mga. Late si Wang ngayon, eh. Si Len, mananalo sa Calye Enidoro daw yan. Anyway, sige ka, Coffee, grabe ang haba ng live natin ngayon, ha? Thank you. Sa mga sumama sa akin, naka 1 hour na tayo. 1 hour and 1 minutes. Thank you everyone. Silverio Masqual, kay Felicitas Bruno, Gina Lang, ha? Happy viewing po sa inyo. At kay Domingo Caballero Jr., Chang Wang Yi, happy viewing po sa inyo dyan po sa Facebook. Ako yung magpapaalam na sa inyo, Kakofi. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayong araw po ng Biyernes, bukas, Sabado, Kakofi. Kita-kita sa tayo, Kakofi, ha? Alas 10 po ng gabi para sa ating panibagong episode tomorrow. Ingat kayo, Kakofi. Keep safe, everyone. Thank you, Ma'am Jocelyn Herrera. Kung nagtataka kayo sa mukha ko, marami tayong ano, mga dots ngayon, mga polka dots ngayon, dahil pinatanggal natin yung mga warts natin dyan. Hindi ko alam, first time ko kasi maka-experience yan. Ang sakit pala, no? At ganyan yung nangyari sa mukha natin. Medyo mga 2 to 3 days pa na gagaling yan. Anyway, hayaan nyo na yan, Kakofi. Ay, kay Bangag Digong! New fan daw natin. Oy, welcome, Kakofi, ha? Bago nating subscriber. Happy viewing po sa inyo, ha? Good night, Norman Pike, kay Teresita Sarmiento. Good night, everyone. Baka si Digong ang advisor ni Pink Cubs. Malamang, Kakofi. Sana all, nagpapagwapo, sabi ni Jocelyn Herrera. Thank you, ma'am, everyone. Bye-bye.